In other words, sino wala sa Biblia yun? Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun. Tutula ko ron. 17:5 ng Jeremias. Sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. Tapos, eto pa. Eto na sa Biblia. Awit 146:3. Ang sabi, Psalms 146:3. Ang sabi nun, huwag niyong ilaga ang tiwala ninyo sa mga pangulo o sa mga anak ng tao na walang pagsaklolo. Hindi ka sigurado iba yan. Iba premise nun, Eli. Hindi ba? Ito ha, isang buhay na karanasan, inidorso ng iglesia ni Kristo sa Erap. Ano nangyari kay Erap? El Shaddai din. Hindi ba? Ang El Shaddai inidorso si Erap. Ano ngayon? Ba't hindi niyo tinulungan si Erap? Tinalikaw na lang. Importante yung pagmamahal sa bayan. Kayo nga namimiloso po. Yung pagmamahal sa bayan ay importante. Hindi dapat inorso. Brother Eli, oh. Wala sa Biblia. Airtime ko muna. Okay. Respetuhan muna tayo, okay lang? Yan ang problema sa'yo, walang respeto eh. No? Debate ito. Allow dito na sumagot pagka meron ka dapat isagot. Huwag ka lang I will allow you and I will not be hurt. Sige, huwag mo sabihin, ayoko mapahiya kayo. Patunayan mo sa akin ngayon na yung mag-casting hindi galing sa isang nag-descend sa isa. Patunayan mo rin sa akin yung sinasabi mo kanina na ayan e, pack na at hindi na yan theory. At patunayan mo rin sa akin yung sinasabi mo na meron pa ako isang tinatanong, nakalimutan ko isa. 90% daw po. 90% ng mga scientificos atheist. Saan mo kinuha yan? Kasi napapakinggan ang programa ko sa buong mundo, kapatid. I have to protect the prestige of my program. And I will not allow you to destroy it. Kahit na yung buong organisasyon ng lahat ng atheista sa buong mundo. Kaya patunay mo sa akin sinasabi mo, I'm just asking for justice. Inasmuch as you want to be fair, I also wanted to be fair. Asan yon? Sa ang statistic, pwede mo ba akong bigyan? It's a video, sir. It's a video. So, hindi ko po siya mapapresent sa inyo dahil sabi nyo nga po, kulang ang oras nyo. So, at kumbaga, kawawa naman po yung ibang lugar. Do you mean to say that you just rely on a video without any title, without any... Sabi mo lang sa akin ng title and I will be looking for it. We have computers available to look for it now. Sino nag-release noon? Anong informasyon ang kinuhanan mo? Kung kahit video, papakita ko sa'yo ngayon. Ngayon din, promise ko sa'yo. Malaki kasi ang na capacity nitong aming storage dito eh. Ha? Alam mo, lahat ng mga gusto naming ipakita na ipapakita namin through the to the storage system ng dating daan eh. Ito siguro ang pinakamalaking storage system ng all religious organizations sa ating panahon eh. Nasa amin lahat. Kaya sabihin mo lang sa akin, anong title yun? Kung yun ay sinasabi mo na 90% na yun, na ang mga sientipiko na 90% ay mga atheist, di naniniwala sa Diyos. Ayun. At saka yung mga iba pang sinabi mo, sabihin mo lang, lalabas namin sa computer. Basta sabi mo, it's a video. Anong video? Video sa palengke? Video sa sine? Anong video yon? Hindi mo ba natandaan man lang kung ano yun? Eh, napaka-importanting depensa mo yan para sa paniniwala mo. Hindi mo ba natandaan? Eh, ako yung depensa ko, natatandaan ko yung sitas eh. Saka kukunin eh. Ayun. Kaya siguro, masasabi ko rin sa'yo, sana nag-aral ka muna bago ka nakipag-usap sa akin. Maturity. Isip natin ang idea na maturity. Kung magaling sa Bible, wow, yan ang Christian. Pero nakikipag-away sa lahat na hindi nag-agree sa kanya. Di ba, yun bang love? Hindi. Sabi ng Bible din ninyo, kahit napakahusay mo na, kahit na ikaw na ang pinakamagaling, sabi ng Bible, if I speak with the tongues of men, can you imagine you know the languages of all men, you have the tongues of angels, but do not have love, I become a noisy gong or a clanging cymbal. Minsan nakaidea natin na, uy, Christian niya kasi ang galing sa Bible. Hindi yun. Sabi ng Lord, maingay ka lang para kang pompya, ang ingay mo. Walang kwenta yan. Ang sabi ng Lord din ninyo, if I have the gift of prophecy. Wala daw pag-ibig, para daw pompyang.
gisukat gamitin mo yung talata, hindi mo naiintindihan. Nakakatawa naman itong mamang ito. Hindi mo naiintindihan yung talatang ginagamit mo eh. Yung sinabi ni Pablo, even if I speak with the tongues of men and angels, but have not love, I am become sounding brass or a clanging cymbal. O, para kang ang pompiang na maingay, daldal ka lang ng daldal, wala ka naman pag-ibig. Eh, ano ba yung pag-ibig? Eh, pagka mali, pupunahin mo, yun ang pag-ibig. Aba, ikaw naman pala ayaw mo nang napupuna. Sasabihin mo, inaaway ang lahat ng hindi nag-a-agree. Eh, di ayaw mo palang mapupuna. Hindi mo alam yung true love. Ang true love, pinupuna yung mali, ikinukorek yung mali. Ang pag-ibig, maging walang pagpapaimbabaw. Kita mo, edi yung palang iyong pag-ibig na natutunan ay paimbabaw. Kasi sabi mo, pag inaawa yung hindi nag-a-agree, eh, walang pag-ibig. Hindi mo kayang tingin. Ginong Suriano ay naninigarilyo. Yung pinudo niya, yung pinudo niya. Manilang puri ka pa. Ano, 16 na taon na akong tumigil sa sigarilyo tapos pinaninira mo pa sa akin. At yung... Alam mo, nung araw, nagsusugal din ako, no? Nagna-nightclub din ako nung araw, ano? Oh, kailangan pa ba ako siraan sa tao? Pero, nung makilala ko yung aral ni Kristo, tinigilan ko. Ewan ko kung ikaw, nagbabanal-banalang ka. Baka gusto mo, blackjack tayo. Kaya, it is a meh. Para patunayan ko sa sugarul ako. Oh, pero, kinalimutan ko na yun. Yung pong bawal manigarilyo, Mr. Soriano, tatapating ko kayo, it is a medical statement. It is not a biblical statement. Okay, kumabasa ko sa Biblia. Kumabasa ko sa Biblia. Basahin niyo yung salitang sigarilyo. Talo na ako, Mr. Soriano. Ay, tinan mo. Filoso ko ka palang kangkong eh. Basahin niyo, Mr. Soriano. Yung salitang sigarilyo. Babasahin ko. Ako ang bahala. Wala kang pakialam ako babasa. Babasahin ko, bawal yan. Sasabihin mo medical term. Nasa Biblia yan. Dahil kung medical term lang yan, di ako titigil dyan. Masarap yata man. Basahin nyo, Mr. Soriano. Ha? Babasahin ko? Marinig. Babasahin ko. Sige. Pag nabasa ko, tatanggapin mo, talo ka na. Talo ko, Mr. Soriano. Talo ka na. Sige, ha? Moderator, saksi kayo, ha? Pag nabasa ko na masama ang sigarilyo, talo na siya, ha? Tapos na diskusyon. Eto, ha? Tandaan nyo ang talata. Galacia 5:19. Patuloy. Eto po, basa. At hayag ang gawa ng laman sa makatwiday ang mga ito. Tungkol sa mga bagay na ito, pinagpapauna kong ipaalaala sa inyo na ang nagsisigawa ng gayong mga bagay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito. Alam nitong gawa ng laman na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Ito. Pakikiapid. Karumihan. Sino ba ang sigarilyo? Nakakapagparumi o nakakapagpalinis? Basahin niyo yung sigarilyo. Nagalitin ka muna! Huwag mo ako intira! Karumihan. Kalibugan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam. Mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito! Pinagpapaunang ipaalala sa inyo ang nagsisigawa ng gayong mga bagay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Masama o ba o hindi? Alin yun? Mga paglalasing at mga katulad nito, mga vices, kasama ba si Garillo? Hindi. Kasama, pakisyabuhan doon. Pag sinabi mo na walang syabu sa Biblia, pwede ka lang magsyabu, ngayon din papadala.
dinadakip kita. May kasama akong pulis, akala mo? Kasama yung shabu ron, kasama yung marihuana ron, kasama ang sigarilyo ron, at lahat ng bisyong nakakapinsala sa kalusugan ng tao. Talo na si Blanco, hindi! Hindi ka marunong na ano eh. Lohika. Nagpapalitan tayo ng guru-guru. Kaninong utos ng ikapo, kay Moises o kay Among Yahweh? O sa Panginoon sinasabi natin. Pakibasa na ang ikapo, utos ni Moises. Pag may nabasa ka ngayon din, kami nandirito ngayon, papabatos mo kami. Ang ikapo, utos ni Moises, hindi utos ni Yahweh. So, down ito. Sasagot na ako, kapatid, dahil naamon mo kasi ko ng showdown eh. Ganito ang babasahin ko sa Biblia. Ako, gusto ko yan showdown para hindi masyadong maraming usapan. Ang alam mo pala, yung utos ni Moises, hindi utos ng Diyos. Eh, nagkakamali ka. Basahin natin ang 4:4 ng Malakias. Alalahanin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod, na aking iniyuto sa kanya sa Horeb para sa buong Israel, na may mga palatuntunan at mga kahatulan. Diyan ka nagkakamali, kapatid, sa tanong mo sa akin sa showdown. Patunayan mo ka mo, utos ni Moises, hindi utos ng Amang Yahweh. Eh kung di ka ba naman nagkakamali, yung utos ni Moises, ang may sabi noon, ang Diyos. At yun daw kautusan ni Moises, sabi ng Diyos, ibinigay ko sa kanya sa Horeb. Dahil sinabi ninyo ang mga pare o mga papa eh nagpapatawag ng ama. Totoo po ba yun? Yun ang tawag nyo eh. Hindi, totoo po ba yun? Nagpapatawag? Totoo, yun ang tawag nyo eh. Doon po ba sa Biblia na sinabi ni Kristo, sino po ang pinagbabawalan? Yung tumatawag o yung nagpapatawag? Yung tumatawag. Kung tawagin ko ba yung ama ko na ama, ako ba yung nakakamali? Ano namang pampananampalataya yun? Sinasabi ko, pampananampalataya. Isang madaling salita, wala kang nabasa na pananampalataya yun. Nasa Biblia ba? Tinuturo ni sa break na presidente ang katanungan ni Sir Moderator. Sagutin na. Tinuturo ni sa kapa na pananampalataya lang sa nakatulat. Tinuro ni sa pananampalataya. Pambira. Ang tanong ko, ito. Lahat ng turo ni Cristo pampananampalataya. Hindi pansibin. Hindi ang gobyerno. Yun ang sagot ko. Ang tanong ko, ito. Meron ka bang nabasa na pananampalataya? Wala. Sinagot ko, anong talata yon? Hindi na ipakita mo ngayon dito.
Kasi dapat kung magtanong siya, nasa Bible din yung tanong niya. Am I correct? O, ganito na lang. Ganito po, mga kababayan. Ilang minuto pa ba? Ilang minuto pa. Tapos na. O, tapos na po ang patatanong po ninyo. Ngayon, wala naman po mababasang talata si Mr. Culiato na si Cristo pwedeng bumaba dahil wala nga siyang makita talaga. Siguro po, madali kayo na po ang uling magkasalita. Meron pa ba akong 15 minutes? Opo, 15 minutes para po kayo tumindig pa. Alam nyo, meron po sa ilang kung ba't ko tinatanong. Hindi naman ako nagtatanong ng nonsense. Una-una, siguro, hindi naman ako nonsense. Siguro mararamdaman nyo naman. Time natin, nonsense preacher of the Word of God. Una-una, ito. Sabi niya kasi kanina, hindi daw sinabi ni Kristo dun sa tao, Noy, bumaba ka dyan, magpabautismo ka sa Church of God. No? Kaya nga, tinatanong ko sa kanya, eh si Kristo ba naman pwedeng bumaba? Sagot niya, pwede raw eh. Alam niyo bang hindi pwedeng bumaba si Kristo? Alam niyo ba mga kapatid? Hindi siya pwedeng bumaba ron. Kasi pagbaba niya ron, hindi magaganap yung pagtubos niya sa kaligtasan ng tao ng mga taong ililigtas niya. Paano magaganap yun kung hindi siya mamamatay doon? Kaya siya ipinako sa krus doon para mamatay ayon sa kasulatan. Pakinggan nyo ha, isang talaga. Basa. At siya'y muling binuhay ng tatlong araw ayon sa mga kasulatan. Amin siya at pinatotohanan sa inyo at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Akita mo, ang buhay na walang hanggan pala si Kristo, yung kasama ng Ama, sabi ng magandang balita Biblia. Kaya, ang buhay na walang hanggan, tinuturo ni Juan, dyan sa unang sulat ni Juan, yung nakita niya, nakipo ng kamay nila. Sabi niya sa uno-uno, liwanag eh. Ha? Siya ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya, nakita, namasdan, nahipo ng aming kamay. Tapos sa dos, nahayag ang buhay, nakita namin siya. Si Kristo yun eh. At pinatotohanan sa inyo, ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Sino buhay na walang hanggan? Si Kristo. Kaya siya rin yung tinutukoy ni Juan sa 5:20, siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mag-ingat kayo sa Diyos-Diyosan. Yan kapatid. Buksan mo lang ang isip mo. Huwag kang kumontra sa katotohanan. Ikaw na gumamit yan talata, no? Ikaw na gumamit ng magandang balita. Susundan kita, pero makikita mo na ang buhay na walang hanggan tinutukoy na tunay na Diyos na narito sa lupang, naparito, yung anak. Yun. Of course, yung Ama tunay na Diyos. Yung anak, hindi naman tunay na tao. Ganun yun. Ayun po, tapos na po ang inyong 10 oras ng pagtatanong kapatid. At nasa ikalawang pagtindig na po kayo. Huling tindig po ninyo, meron po kayong 10 minuto kapatid.